O ano, Ben Tulfo, sabi mo, walang LTAP yung anak ko. Paano pag na-prove ko na meron? Titigil ka ba sa trabaho mo? Dahil pag na-prove mo na wala, titigil ako sa trabaho ko. Ano? Hinahan mo kita. Sige nga, magpakitaan tayo ng ebidensya. Whoa. Mga followers dyan, ano? Magfa-follow mo ba kayo dyan? Ano ba ang sila lumipat? Congressman Arnie Bevis. Kinig ka. Nagpapatawa ka ba o gusto mong maging kengko o gusto mong maging mambabatas? Watch your mouth. Mamahulog ka sa bitag. Kinig ka, Congressman. Kengko, walang galang lang. Natatawa ako sa sinasabi mo. Iniipit mo yung anak mo, malalagay sa alanganin. Simula natin sa simula. Nagkaroon ng trouble as of last week ang anak na si Kirk Matthew Tevez, ni Congressman Tevez. Which itong bagay na ito naman ay dediretso na sa korte. Kasi humingi naman na ng pasensya publicly, dahil public servant din si Kirk Matthew Tevez, board member at syempre barangay chairman siya. So humingi na siya ng pasensya sa gwardiya, humingi na siya ng pasensya sa mga tao sa naging action niya. So inaako niya lahat ng kanyang problema, lahat ng kanyang pagkakasala doon sa gwardiya, at kumbaga ibinibigay niya na yung responsibilidad na to sa abogado niya, at syempre sa abogado ng guard na ang nag-handle ngayon syempre ay si Ben Tulfo, mga tol, okay? So eto pa ang maganda pang nagawa ng nagkasala, kung saan nakita natin lalo yung sinseridad niya, mga tol, ay yung kanyang pag-resign sa kanyang public office. Yon, mga tol, syempre malupit, napakatindi na noon para sa isang public servant na kumbaga mag-resign sa position niya dahil sa mali, sa kamalian na nagawa niya, which issue pa lang, mga tol, ha? Kasi nakita lang natin sa CCTV yung nagawa niya, yung action niya, pero end of the day, di ba, nag-resign na siya. So yung bagay na yan, mga tol, isasaalang-alang na lang natin sa legal, okay? May nagpuntan ako kung nabanggit ni Congressman Tevez yung battle for YouTubers. Si Congressman Arnie Tevez, syempre, syempre, alam niya na lang, Congressman, di ba? Pero na, syempre, shock lang kami na ganyan yung kaganapan. Again, tanggalin na natin yung problema ng anak niya, yung nagawa ng anak niya, okay? Kasi wala na yun eh. Legal matters na yan, bahala na sila dyan. Dito na tayo sa suntukan, mga tol. O sa kung saan sports nila gusto kong ihantong. Kaya ngayon, mga tol, maraming gustong makapanood nito. Bakit? Dito natin mapapatunayan kung sino ba talaga ang siga at astig. Boss Ben, kung sakali na itong paanyaya na to ni Congressman Tevez ay mapapag-isipan mo pa, itong paanyaya na to ng Battle of the YouTubers ng Agago WhatsApp Man ay tatanggapin mo para sa suntukan ng mga sikat, yung mabebenta na pay-per-view sa laban nyo ay ibibigay natin lahat, okay, sa pamilya ng guard at dun sa mismong guard, upang ang mangyayari sa ating lahat, yun ang tinatawag na win-win-win-win situation. Ano at kung ano at kung sino talaga ang karapat-dapat sa titulo na astig at syempre siga sa Pinas, at least sa social media world. Kasi ito yung mundo na pinasukan ni Boss Ben. Ito rin yung mundo pinasukan ni Congress, mga tol. Abangan natin ang magiging sagot na magkabilang panig na naman ulit, kasi ang tagal na nito. Puta, 1 week na to eh, di ba? So, most likely yung apoy nito ay mamamatay na very soon. So, paapuyin pa natin. Nananawagan ako sa mga loyalists ng Battle of the YouTuber dyan, na mga reactionist. Mag-reaction kayo dito at subukan natin na mapaabot ito kay Boss Ben, at subukan natin na kung baka sakali naman na mabigyan niya ng pagkakataon ang si Congressman Arnie Tevez sa malupit na suntukan, di ba? Oh, lahat ng gigil nyo, labas nyo doon, di ba? Lahat ng trash talk mo, ilabas mo doon, di ba?
Walk the talk, man. Ayun ang madalas sabihin ng mga tao, di ba? Walk the talk, bro. Yun lang yun. That's it. One lang. Good fucking vibes, man. Ingat. Kita Kids, April, katapusan yan, mga tol. Meron tayo sa tuwa ng mga sigat. 3, let's